Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello? Ayan. So first time ko pong makapagmisa sa inyong bagong simbahan, magbuhat nung ito ay maitalaga. Pero sa Kumpisalang Bayan, lagi akong naririto. Kahit nung yung luma pang simbahan na naroroon sa sulok. So today ay kapistahan ng dalawang apostol. Si San Felipe at saka si Santiago. Ang Santiago'ng pinag-uusapan natin ay hindi po ang Santiago'ng kapatid ni Juan, mga anak ni Zebedeo. Okay, hindi po yun. Ang Santiago'ng pinag-uusapan natin ay ang Santiago'ng anak ni Alfeo, na asawa ni Maria, na kamag-anak ng mahal na birhen. Minsan, tinatawag siyang St. James the Less, si Santiago Minor. O kaya po, tinatawag din siyang St. James the Just. At kung minsan, meron pang isang Santiago na binabanggit sa Biblia, St. James the Brother of the Lord. No? Marami ang naniniwala, iisa lang ito. Si Santiago Minor, St. James the Just, and St. James the Brother of the Lord. At siya po ang kauna-unahang naging bishop ng Jerusalem. At pinangunahan niya ang First Council of Jerusalem. Legend tells us na katulad ni Judas Tadeo ay kamukha rin siya ng Panginoon. No? Kaya tinatawag siyang Brother of the Lord. No? At sinasabing makalyo ang kanyang mga tuhod, makapal na kalyo, tulad ng mga kamelyo. Kasi daw nung bata pa siya, lagi siyang nakaluhod na nananalangin kay Yahweh. No? Lumaki siyang nananalangin. Ang panalangin ay bahagi ng kanyang buhay. Kilala siya bilang mababang loob, bilang matuwid. Kaya napili siya bilang isa sa 12. Ganun din po si San Felipe. 5 beses na binanggit si San Felipe sa Gospel. Yung unang-una, noong tinanong siya ng Panginoon, saan tayo kukuha ng mga tinapay upang pakainin ang ganitong karaming tao? At pangalawa, itong binasa natin, Gospel, na tinatanong niya sa Panginoon, ipakilala niyo naman sa amin ang Ama, masisiyahan na kami. At sinabihan siya ng Panginoon, matagal na ninyo akong kasama, hindi nyo ba nakikita ang Ama sa akin? Sapagkat ako, ang Ama ay iisa. O kaya naman, nung may mga Griego na gustong lumapit at makausap si Jesus, ang kanilang nilapitan ay si Felipe. Humihingi sila sa kanya ng tulong para makalapit sila kay Jesus. At siya ang nagsabi kay Nathaniel, nakita na namin ang Kristo, si Jesus na taga-Nazaret.
At ang tagon ni Nathaniel, meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Pinagsama po ang kanilang kapistahan dahil nung mahanap ang kanilang mga labi, ay pinagsama ang kanilang mga buto at inilibing sa the Church of the Apostles in Rome. At ngayon po ay naroroon sila. Ang mga apostol ay sugo ng Panginoon. Naatasan sila upang ipahayag ang mabuting balita. Gabayan ang mga tao at ituro ang tungkol kay Jesus na walang pasubali kahit sila'y mamamatay. Utang na loob natin sa mga apostol na tayo ngayon ay may simbahan. Sapagkat hindi nila ipinagkait ang kanilang buhay, dumalak ang kanilang dugo bilang mga martir. Sila ang dumilig sa simbahan. Kaya naman ang simbahan ay napakatatag. Magbuhat noon hanggang ngayon. Maraming salamat sa kanila. Ngayon tayo na ang gumuguhit sa simbahan at inaasahan sa atin na kung paano ipinasa ng mga apostol ang simbahang ito, sana tayo rin ay maipasa natin ang simbahang ito sa susunod na generation. Kaya wag nating sisiraan ang simbahan. Wag nating lalayuan ang simbahan. Paglingkuran natin ang simbahan. Pagyamanin natin ang ating simbahan. At tayo ang simbahan. Kaya naman dumating ang pagkakataon, through the many centuries na dumating, pagkatapos suguin ng Panginoong Jesus ang mga alagad, dumating ang pagkakataon, ang sinusugo niya ay ang kanyang mahal na ina. Nalalaman ng Panginoon kung gaano kamahal ng mahal na ina ang kanyang mga anak. Nalalaman ng Panginoon na hindi magpapabaya ang mahal na ina kapag binigyan siya ng gawain. At magbuhat noong 16th century, nagsimula na marinig natin ang mahal na birhen ay bumababa, nagpapahayag, nagpapaalala, nagbabalita, at nananalangin para sa ating lahat. No? Sino ang makakalimot nung magpakita siya sa Guadalupe nung 15th century? Nagpagawa din siya ng magandang simbahan doon sa bulubundukin ng Tepeyac sa Mexico. At ibinigay ang mensahe na sinasabi niya kay Juan Diego, hindi ba ako ang iyong ina na hindi nakakalimot sa iyo, na hindi magpapabaya
may inabang nakakalimot sa kanyang mga anak? May inabang nagpapabaya sa kanyang mga anak? Kung mayroon man, siguradong wala na yon sa mabuting kaisipan. Ang bawat ina ay nag-aaruga sa kanyang mga anak. Anong 1830, nagpakita siya sa Rudebank sa isang madre, si Catherine Labouré. At ang sabi niya sa kanya, gumawa ka ng medalya katulad ng nakikita mong imahin ko. At lahat ng magsusuot ng medalyang ito ay tatanggap ng maraming biyaya, lalo na kapag sinusuot ito ng buong pananampalataya, wearing it with confidence. At simula noon, yung medalyang yun, because of the many miracles na nangyari, ay tinawag nilang the Miraculous Medal. Ang Mahal na Birhen. Noong 1848, doon sa bundok ng La Salette, nagpakita ang Mahal na Birhen, siya'y umiiyak. Nakita siya ng dalawang bata, si Maximin at si Melanie. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong matakot mga anak, lumapit kayo sa akin. At ang dami-dami niyang ibinilin sa kanila. Ang mga tao ngayon, marami ng pagkakasala. At ang kamay ng aking anak ay talagang itinaas na niya para parusahan ng mga tao. Pero hinahawakan ko ito. Pinipigilan ko ito. At sinasabi ko sa kanya, paaalalahanan ko sila, anak. Bigyan mo pa sila ng mga pagkakataon. At ang kanyang sinasabi, gaano ko katagal nahahawakan ang kamay ng aking anak? Magbagong loob na kayo. Magbalik loob na kayo sa Diyos para hindi kayo parusahan ng aking anak. Noong 1858, nagpakita siya sa Lourdes kay Bernadette Soubirous. Doon sa kuweba ng Masabiel na tinatawag natin ngayong Grotto ng Masabiel. At ang sabi niya kay Bernadette, penance, penance, penance. Magsisi sa kasalanan. Yan ang mensahe ng Lourdes. Mangumpisal, magbalik loob sa Diyos. Gumawa ng reparasyon, repair, kung anumang bagay ang ating nasira. Return, kung anumang bagay yung ating nakuha. Magbalik loob sa Diyos. Gumawa ng pagpapakasakit. Gumawa ng pagsisisi. February 11, 1858. Ang Mahal na Birhen ng Lourdes. Yun po yung aking birthday. February 11. Kaya po ang binigay na pangalan sa akin, Lourdes, dinagdagan nila ng ato. Lourdesto Garcia, yun po yung aking pangalan.
in 1917, muling nagpakita ang mahal na birhen sa Fatima. Bata pa ako ay na-memorya ko yung kanta ng Fatima, no? Sa Kapampangan po, ganito siya. Tresiya ing Mayo, ing Birhen Maria, tinipaya ka rin king ko ba dairya. Abe, Abe, Abe Maria, Abe, Abe, Abe Maria, kang Santo Domingo de Guzman Metiro, ing Santo Rosario mikalat king yatu. Abe, Abe, Abe Maria, Abe, Abe, Abe Maria. Bata pa po kami, ako, kinakanta na namin yan kapag nagro-rosaryo kami, 24 hours, lalo na kapag dumarating yung krusada ng mahal na Birhen de los Remedios doon po sa aming lugar, no? Yun ay umiikot sa buong Pampanga at nagdarasal ng Santo Rosario. One of the main requests of Our Lady of Fatima, dalawa po. Yung una, ang sinasabi niya sa mga bata, sabihin niyo sa kanila that they should stop offending God because He is too much offended. Remember nung dumalaw po ang mahal na Birhen ng Fatima nung 1917, March 13, no? Mayroon pong giyera sa buong mundo, ang World War First. At namamayani ang communism, namamayani ang socialism, namamayani ang mga imperialism, lahat ng isim-isim. At lahat ng ito, ang pangunahin nila ay sirain ang anumang bagay sa mundong ito na may kinalaman sa Diyos. Sisirain nila ang pananampalataya. Sisirain nila ang religion, no? Kasi noon sinasabi nila, religion is the opium of the people. Ang reliyon daw ang nagpapasama sa tao. Yun ang kanilang propaganda noon. Kaya nung dumating ang mahal na Birhen, eto naman ang propaganda niya. Magbalik loob sa Diyos. Huwag na nating sakta ng Diyos. Sobra-sobra na yung pananakit na ginagawa sa Kanya ng mga tao. Naririto ako, tutulungan ko kayo. Offer your prayers. My Immaculate Heart will help you, will strengthen you, will guide you. Pray the rosary so that the war will end. Yan po ang mensahe ng Mahal na Birhen noong 1917. Sinabi niya, darating na sa atin ang kapayapaan. Not only kapayapaan ng digmaan, kundi ng kapayapaan
sa ating puso, sa ating pag-iisip, na binibigay ng mundo, ginugulo ng mundo, kung ano-ano ang nararanasan natin sa mundong ito. Nung dumating ang pandemya at marami pang ibang mga pandemya, lahat tayo ay nabubulabog. Ngayon naman, dumarating ang sobrang init, walang ulan, namamatay ang kuryente, nababawasan ang tubig. Eto na naman, everybody is going crazy. Natatakot na naman tayo, lalo na tayong mga senior citizen. Hindi na tayo naglalabas dahil sa sobrang init. Nag-iisip na naman tayo, nakalimot na naman tayo, kaya magdadasal na naman tayo. Sasabihin natin simula sa Linggo ang Oratio Imperata. Sabi ng mga obispo, magdasal uli tayo na sana umulan na, na sana mawala na itong hindi kanais-nais na init. Ganyan naman tayo lagi eh. Kapag maganda-ganda na yung sitwasyon, nakakalimot na tayo. Kapag meron na namang dumarating na nagpapahirap sa atin, naaalala naman natin ang Panginoon. Panalangin ng Mahal na Birhen ng Fatima, sana sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin, huwag nating kalilimutan na magdasal. Pray unceasingly upang dumating sa atin ang kapayapaan. Sa panalangin lamang makukuha ang kapayapaan natin. Don't stop to pray. Ito ang ating koneksyon sa Diyos. Kaya minsan sinasabi sa atin, kung meron mang kahinaan ng Diyos, at siyempre wala namang kahinaan ng Diyos, pero kung meron man, ay yung mga panalangin natin. Kaya lagi natin pinapaalala sa Mahal na Birhen, sa Memorare, "Remember, O most compassionate Virgin Mary, that never was it known na walang tumawag sa iyo, na hindi mo panakinggan, na hindi mo tinugon ang kanilang mga pangangailangan." Through the history of our devotion to the Blessed Mother, wala tayong hiningi sa Kanya na hindi niya tayo tinulungan. Ngayon sa ating gospel, ang sabi ng Panginoon, "Anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo." Ang Mahal na Birhen ngayon ay tulay natin patungo kay Jesus. Sa ngayon, yung ginagamit natin na vessel para makarating tayo kay Jesus. We call on Mary. We ask Mary to intercede for us to her son. Yan po yung kanyang ginagawa sa atin. Kaya napakapalad nyo na kayo ngayon ay nagkakaroon ng isang Mahal na Birhen ng Fatima ng Marikina. Anong ibig sabihin nito? Na tayo, na kayo, ay mayroong isang malaki at malakas na devotion sa Mahal na Ina. Lahat naman tayo makaina. Kahit saan tayo magpunta, nariyan ang Mahal na Birhen. Hindi siya nagsasawa, natutulungan tayo. So sana po huwag tayong magsawa sa pananalangin. Kaya sana po, congratulations sa inyo. Sana ang Mahal na Birhen ng Fatima
ang siyang maging gabay, ang siyang maging daan, ang siyang maging katotohanan at buhay patungo sa Panginoong Hesus. Basbasan kayo ng makapangyarihang Diyos.